Mahirap ang buhay, pero masaya. Ganito ilarawan ng ina na si Andrea ang kanilang pamilya. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang pabrika na paggawaan ng mga tsinelas, habang siya naman ay nagtitinda ng mga prutas, gulay sa palengke. Isang araw, habang matutulog na silang mag-asawa, nagpaalam ang asawa ni Andrea na aalis siya ng probinsya dahil nalugi daw ang kanilang kumpanya at kailangan na nitong magsara. Noong una ay ayaw pumayag ni Andrea na malayo ang kanyang asawa sa kanya. Ngunit pumayag na rin ito sa kalaunan dahil naisip niyang kailangan nila ng pera para sa pagpapaaral ng kanilang anak na si Anton. Patuloy ang pagtatrabaho ni Andrea sa palengke. Simula nang umalis ang kanyang asawa, hindi man lamang ito tumawag sa kanila para mga musta. Nag-aalala siya na baka may masama nang nangyari dito. Kaya naman, panay ang kanyang panalangin na sana bumalik na ito at magpakita sa kanila. Habang papasok ng bahay, matapos sunduin si Anton sa paaralan, may tumigil na mag-arang sasakyan sa tapat ng bahay nila Andrea. Pati mga kapitbahay ay nagulat sa kanilang nakita, lalo na nang bumaba mula rito ang isang lalaki. Laking gulat nila na ito ay ang asawa ni Andrea. Biglang umaliwalas ang mukha ni Andrea at niyakap ang kanyang asawa. Ngunit itinulak siya nito. Nagulat si Andrea sa inasal ng kanyang asawa at inanyayahan itong pumasok sa loob. Narito ako, hindi para balikan ka, Andrea, kundi para pirmahan mo ang divorce paper na ito. Panimulang bati ng asawa kay Andrea. Walang pigil sa pagtulo ng mga luha ni Andrea at hindi niya alam kung ano ang isasagot sa kanyang asawa. Patuloy ito sa pagsasalita ngunit wala siyang marinig at pakiramdam niya ay namamanhid ang buong katawan niya. Hanggang sa tinapik siya ng kanyang asawa, "Pumirma ka na lang at hindi na kita guguluhin pa," dagdag ng kanyang asawa. "Pipirma ako, pero iwanan mo sa akin ang anak natin," tugon naman ni Andrea sa kanyang asawa. "Wala akong pakialam sa anak natin. Kung sasama siya sa akin, edi mas mabuti, pero kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin," sagot ng asawa ni Andrea. Pumirma nga si Andrea sa divorce paper, kahit hindi nito alam ang tunay na dahilan kung bakit na lamang biglang nag-iba ang kanyang asawa. Kinausap nila ang kanilang anak tungkol sa kanilang paghihiwalay at gumuho ang mundo ni Andrea nang piliin ang kanyang anak na si Anton na sumama sa kanyang ama. "Mas magiging maayos po ang buhay ko kay Papa, Ma," sabi ni Anton habang nakayakap sa ina. Iyak nang iyak si Andrea sa pangyayari, subalit parang walang nakikita ang kanyang asawa at anak. Hanggang sa tuluyan na silang sumakay sa kotse at umalis na sa bahay, habang si Andrea ay tulala na lamang at tumutulo ang luha dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Simula ng araw na yon ay hindi na nakatanggap ng balita si Andrea sa kanyang mag-ama. Pinag-uusapan din siya ng kanyang mga kapitbahay at kasama sa palengke dahil sa nangyari. Subalit, hindi nagpatinag si Andrea at patuloy na lumaban sa buhay. Isang araw, nagulat siya nang may nagpadala sa kanya ng pera buwan-buwan na may kasamang sulat na "Mahal kita." Walang ideya si Andrea kung saan galing ang pera, pero tinanggap niya ito at itinago. Makalipas ang ilang mga buwan, may sulat siyang natanggap na nagsasabing, "Kumusta ka na, Ma? Patawad po kung iniwan kita noon at sumama ako kay Papa. Yun lang ang alam kong paraan para makatulong sa iyo. Kaya ako sumama sa kanya ay dahil sa isang rason na alam ko makakatulong sa ating dalawa. Kung nagpaiwan ako noon, marahil mas kakayod ka pa ng husto at mahihirapan dahil isa mo pa akong aalalahanin. Sumama ako kay Papa, Ma, dahil alam kong kaya niya akong buhayin
At sa paraan na iyon ay makakaya din kitang tulungan sa pamamagitan ng pagbigay ko ng pera sa iyo para hindi mo na kailangan pang magtrabaho sa palengke. Mahal na mahal kita, Ma, at balang araw magsasama na din tayo. Pagkatapos kong mag-aral, babalik ako sa iyo at hindi na tayo magkakahiwalay pa. Hindi tumigil ang pagluha ni Andrea sa kanyang nabasang liham at nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang panalangin na ingatan ang kanyang anak saan man ito naroon. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Mga tol, salamat nga pala ng marami sa mga nanood nung huling upload natin. At shoutout nga pala kina Yuan Gaming, Tara TV Fox, Kevin TV Fox, Donong TV, John D TV, Florisita Rivera, Karen Lino, Rurus Channel, at shoutout din dito sa kanya. Hindi ko ulit mabasa eh. Muli, ito po si Ian Tots. Hanggang sa muli, paalam!